go. Nang makita ng itong maas, sumampala tayang agad, ay naniluhod na kagyat. At sa kasiyan ng usap, Diyos ko't poong marilag. Ani Jesus sa kaniya, Tomas ay nakita mo na, ako at maniwala ka. Sa aking sumampalataya dito sa balat ng mundo, ang sumampalatayang sino at maniwalang totoo. Ay mapalata ni Kristo, nang ito ay may pangusap ni Kristo at mapahayag, nalis at na walang kagyat. Doon sa mata at harap ng tanang mga alagad, itong Jesus na mahal sa lupa'y hindi pumanaw hanggang hindi naganapan. Ang apat na apong araw mula nang siya'y mabuhay, gayon ang sa sa Ebanghelyong marilag ni San Marcos na sumulat, at gayon din si San Lucas kapwa Ebanghelista nang mahusto na ang bilang apat na pung araw sa Jerusalem na bayan. Kita naman si Jesus sa tanang kawal, muli nilang napakita si Jesus ay pumanaw na sa tanang apostoles.
ay inaliw na talaga. Loob niya ay binuksan at nang mani walang tunay ginawang ka babalaghan nitong maestrong maalam nang hindi pa namamatay nang wini ka ni Kristo apostoles kot kato kaya ko hinirang kayo ang maging saksing totoo ng ginawa ko sa mundo. Pawanin yung pahayagan ang tao sa sang tinakpan at tuloy pa ngangaralan ng pagsisising matibay sa kanilang kasalanan magmula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin at turang ng magagaling ang taong nagugupiling ng sasalay di mahim. Ang sino man aling tao aralan at binyagan nyo ang tumanggap ng bautismo at maniwalang totoo aking magiging katoto. Ngunit ang hindi tumanggap at ayaw na pabinyag di magkakamit patawad. Sa apoy na nagniningas nang kaya'y paniwalaan sa anumang ipangaral kayo ay aking bibigyan. Sa gawang kababalaghan kung sumisilid sa tao at umaali demonyo at kung mabasbasan ninyo mangingilag na totoo sari-sari wika naman
inyo rin matututuhan. Di ninyo ka katakutan ang mga kapangyarihan ng mga pinunong bayan. Sa inyo may ipainom ang mabisang mga lason, di makaanoya. Saan man kayo dumoon. Ang mabibisang kamandag ng ulo ko manatahas, sa inyo hindi tatalab. Sa mga hirap na lahat at kayo ay maliligtas, ano mang inyong hilahil at sakuna ng panimbim, tatawag kayo sa akin. Kayo'y aking aampunin sa pangambang sasapitin ng umakyat na sa langit ang poong kaibig-ibig. Nagpupuring walang patid ang birhengin ang marikit, sampung mga apostoles doon na sa sinakulo nagpisa ng disipulo ng poong si Hesukristo na nag-iintay sa glolo niyong personang ikatlo. Araw-gabi walang tahan, nananalangin mataman, doon nila sa kalangitan ng maging sampung araw na mulang umakyat sa gloria si Jesus na pong ama ay nanaong kapagdaka yaong ikatlong persona pagkakatipon at mga pag-oorasyon ng tanang mga apostol. Sa ulo nila'y pumatong titigisang bilang apoy na nagmula nga sa langit na hindi naman mainit. Ito ang grasyang bihis ng Espiritong marikit sa durong apostoles. Silang lahat ay binigyan ninyong grasyang lubhang mahal, may hangin na mga
pinagdaan. Lakas na di ano lamang nang nakaaliw sa tangan. Doon nga ni tumanggap na loob nila ay sumigla. Nangawala ang pangamba na halin na kapagdaka ng tuwa't pagkaligaya sa adrisaring mga wika. Natutuhan nilang pawa sa malaking pagkatuwa. Nanaw na nga alipala at mga ngaral sa madla. Tanghaling tapat ang araw nang alilibot sa daan. Lahat ay inaaralan. Di nila kinatakutan ang mga pinunong bayan. Yaon ani lang si Jesus na ipinako sa krus. Totoong anak ng Diyos. Kaya kami disipulos sa kaniya'y sumusunod. Ano pa't ang buong bayan, mga nasyong bagay-bagay, naruroon na kakisa. Iba, hindi sumampalataya buong hudyong lahat na palibhasa'y natitigas. Loob nilang di maagnas. Batong buhay ang katulad. Ay gumawa ng didapat. Agad nilang inupatan ang mga tao sa bayan na huwag paniwalaan. Yaong mga pangangaral ng apostol na kanan. Ang isang idinugtong pa niyong mga palamara sa lahat ipinagbadya. Ang apostoles anilay nalalago para-para. Kayang at ang matalas, dila nilang nangungusap, bago'y mga imbituwag. Walang puri, taong hamak, mga loob na halaghag. Marami at makapal nga ang kanilang upasala, mga wikang gawa-gawa. Magdaraya palibasa, lupit na walang kamukha. Mayroon din
kinahibuan ng mga tao sa bayan, ngunit at lalong makapal ang naniwalang matibay sa mga mahal na aral. Yaon ang siyang mula na ng pag-aral sa lahat na bawang nangangitensya at totoo nga nagtika sa kanilang gawang sala. Doon na nga pinunuan ang pangangaral sa tanan, linibot ang buong bayan. Ang sangsunod'y kinalatan ng apostoles na tanan. Ano pat nagkatotoo, yaong binika ni Kristo na ang mga disipulo nagpapahayag sa mundo ng kaniyang ebanghelyo. Nang maghiwa-hiwalay na apostoles na lahat na ang Birheng Santa Maria sa Jerusalem tumira. Nangaral na talaga at ang gawa araw-araw ay ang parating malalaw sa mga daan ng sanga. Natutuong nilakaran ng anak niyang kumanaw, ano pa at walang likas ang pagdalaw at paghanap sa mga bakas, mga lansang ang nilakad ng kaniyang sintang anak. Siya'y may kaibigan, dalawang babaeng mahal. Tuwin ay sinasamahan sa pagparo at pagdalaw niyong mga santong lugar. Ano pa nga si Maria, walang ginagawang iba kundi tumawag tuwid na paampon at pakalara sa buktong na anak niya. Manang ay isa
ang araw. Itong inang namamanglaw, nanalangin kapagkuwan, at dumating siyang tunay sa anak niyang marangal. Ito ang ipinagbadya, o anak kong sinisinta, buhay niya ring kaluluwa, kailang oras pa baga tayo'y muling makikita, kailan mo matitingnan iyang mukha mong malinaw na sinangasunihan ng tao sa sangtinakpan dito sa lupang ibabaw. Aling panahon at oras, muli tayong magharap. Ina mong lipos ng hirap ay walang daang lubuwag, bunso kundi kakaharap. Anak ko'y magdalita ka, na ako'y inyong kunina, at nakita ay makita sa bayan mo maligaya na maluwalhating gloria. Di ko mabata munti man ang kita'y hindi matignan, malalaki ang aking lumbay, kaya bunso ko at mabuhay, ako'y huwag pabayaan, mabalino ka at mahaba ng pagdaing ko't pagtawag. Yamang kita'y siyang anak, tingni ang inang may hirap, lumuha at umiiyak. Bunso ko'y iyong kuha, yaring aking kaluluwa. Yamang mahaba ang araw na, na hindi ka nakikita, tuwa ko kung kaharap ka. Marami pa at makapal ang daing ng inang mahal, ay nanaog kapag kuhan.
isang anghel na marangal. Siya ay pinangusapan. Anang anghel na naganda. Aba Ginoong Maria, ako po'y sugong talaga ng anak mong sinisinta. Ito ang pabilin niya. Bukas ay di maliliban. Ikaw ay parituhan ng anak mong minamahal. Iaakyat ka pong tunay sa maluwalhating bayan. Ako po na may kasama, bukas kong parituhan ka. Kaya ngayon'y matuwa na ang poon ko at magsaya, at ito'y walang pagsala. Ang sagot ng Inang Birhen ay aba mahal na anghel. Kung gayon ang iyong turing, hayon at inyong sabihin, itong lahat kong habilin, sabihin mo't ipahayag sa Diyos ko't aking anak. Paparituhin humarap ang apostoles na lahat na kasama kong alagad. At bago ako mamatay, sila'y aking matitignan, at ako ay paalam, tuloy makikipanayam ng madla't maraming bagay. Nagpaalam at nanaw na ang anghel na sugo baga. Ito namang si Maria, pagpupuri walang hanggan sa Diyos na poong Ama. Ang apostoles na tanan dumating din di maliban, kahimat alayong bayan sa sinakuloy nagpisan, sa Diyos na kalooban. At ang ibang mga tao na